Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang ng paraan, isinugo niya ang mga pinuno upang magmanman. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Hoseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Joshua. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. "Sa Negev kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tignan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tignan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tignan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiyang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa Pasong Hamat. Umahon sila ng Negev at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan ni Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng dalawang tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malalaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negev. Ang kaburulan naman ay tinitirhan ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, "Hindi tayo dapat magaksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin." Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, "Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila." Ito ang sinabi nila, "Malalaking tao ang nakatira doon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila." Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, "Mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ng ating mga asawa't mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto." At nag-usap-usap sila na pumili ng 1 liter na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit nina Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephun ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, "Mainam ang lupaing tinignan namin.
saganang sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binanta ang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana, at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya ipagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo. Hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga pinuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang, sapagkat ang mga Amoreo at Kanineo ay nasa kapatagan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Hanggang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephun at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap
upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephun. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nagiyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, "Papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap naming kami nagkasala." Ngunit sinabi ni Moises, "Bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh." Ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala na sa kanila ang kaban ng tipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang sa Horma. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa Israel, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Anumang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata, o kusang handog kung panahon ng pista, ay lalakipan ninyo ng handog na pagkaing butil na kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa 1 litrong langis. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil sa 1 salop ng pinong hari ng minasa sa 1 litrong langis at sa 1 litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog pang kapayapaan, sasamahan naman ito ng 1/2 salop ng pinong hari ng binasa sa 2 litrong langis at ganoon din karaming inumin upang maging mabangong samyo kay Yahweh. Ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. Ang dami ng handog na pagkaing butil at inumin ay batay sa dami ng handog. Ganito nga ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh. Tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon, magbubukod kayo ng tinapay mula sa hari ng una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin sa habang panahon. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ng alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng 1 toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil, at 1 kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan
Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao'y nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na isang taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya'y ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sino mang magkasala ng sinasadya. Maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh. Siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh na inyong Diyos.